Uy, hello everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome sa panibago na naman nating lecture, no? Ang pag-uusapan natin ngayon is a very common psychological experience, lalo na sa ating mga Pilipino, yung nababadtrip tayo. Okay? So ano bang ibig sabihin sa lengguwahe natin kapag sinabi mong bad trip ka or nababadtrip yung kaibigan mo? Ibig sabihin yan, meron kang nakitang isang negative behavior sa environment mo. At yung negative behavior na nakita mo, nag-generate yon ng negative emotions sa'yo. Dahil nakita mo yung isang bagay na ayaw mong ginagawa ng isang tao, o ano nangyari? May lumabas na negative emotions sa'yo. Pwedeng nainis ka, pwedeng nabuisit ka, pwedeng nagalit ka, or even nalungkot ka. Diba? So may isang tao, may ginawa, ayaw mo yung ginawa niya, you felt bad. Yan. Ibig sabihin, na bad trip ka doon sa tao. And take note, itong pagka-bad trip na ito, pwede itong may direct interaction at pwede rin wala. Ibig sabihin, pwedeng kinausap ka nung taong yon, may sinabi siyang hindi maganda or may ginawa siya sa yung ayaw mo, na bad trip ka. Pwede yon. Pero not all the time may direct interaction involved. Minsan, pwede rin tayo ma-bad trip na wala lang, may ginawa lang isang tao ni hindi natin siya kilala, ni hindi natin siya kaibigan, pero ayaw natin yung ginawa niya, na bad trip tayo sa kanya. So pwede rin yun. Wala naman yung direct interaction. But either way, whether may direct interaction or walang direct interaction, yun yung ibig sabihin ng pagka-bad trip. Na feel bad tayo because we saw someone doing a behavior na ayaw natin. Alright? So, ang tanong, bakit ba tayo nababadtrip? Saan ba nanggagaling yung ganyang reaction natin? So, wala nang patumpik-tumpik pa, diretsahang sagot. Nababadtrip tayo kasi hindi natin naiintindihan bakit niya ginagawa yung negative behavior na yon. Or in English, the reason why we experience bad trip, it's because we cannot make sense why that person is doing the behavior that we don't like. Agree ba kayo doon? Kaya ka nababadtrip, you cannot make sense. Hindi mo maintindihan bakit niya ginagawa yun. Kaya tignan nyo, sa common experience ng mga Pilipino, ano yung pang-comfort natin sa isang tao na nababadtrip? Ano ang pang-comfort natin? Sasabihin natin, intindihin mo na lang bro. Huwag ka nang mabadtrip, intindihin mo na lang. Diba? Actually, yan yung susi. Yan yung susi para hindi ka na mabadtrip. Maintindihan mo bakit niya ginagawa yung bagay na yun. Diba? So, pag hindi mo siya naiintindihan, bad trip ka. Diba? Bakit niya ginagawa yan? Di ba niya naiisip na ganito? Di ba niya naiisip na ganyan? Hindi ko maintindihan bakit niya ginagawa yan. Oh, ending bad trip ka. Kaya kapag naging successful ka sa pag-intindi sa tao na kinababad tripan mo, ano mangyayari? Bababa yung pagka-bad trip mo doon sa tao kapag naintindihan mo siya. Pero ang tanong, na alam mo ba paano umintindi ng tao? I mean, nagko-comfort tayo ng mga ganyan, di ba? Nagsasuggest tayo ng mga ganyan. Bro, intindihin mo na lang siya. Pero do you really understand what you want that person to do? What does it mean to understand another person? Anong ibig sabihin kapag sinabi mong iniintindi mo yung isang tao? Yan ang pag-uusapan natin in this video. What does it mean to understand someone? Para hindi na tayo nababadtrip. Okay? So gusto kong ituro to sa pamamagitan ng pagsisimula sa reverse. Okay? I-discuss muna natin paano ang hindi umintindi. Ito yung maling paraan. Mali. Pag ginawa mo ito, ibig sabihin, sure ball, hindi mo maiintindihan yung isang tao, no? So, ganito yung nangyayari. Meron kang nakitang negative behavior sa environment mo, nakakita ka ng nangungulangot sa public. Oh, sarap na sarap siya sa pangungulangot niya, tapos nakita mo, nakuha niya yung kulangot niya, ang laki. E dinadiri ka, madidiriin kang tao. Hindi ngayon matanggal sa utak mo yung itsura ng kulangot na nakuha niya sa ilong niya. At dahil doon, na bad trip ka. Yung disgust mo, yung annoyance mo, yun na ngayon nagpa-bad trip sa'yo. O, tanong, bakit hindi mo siya naintindihan? Bakit ka bad trip dyan? Eh kasi, hindi mo naman siya inintindi. Nag-react ka sa behavior niya. Yun yung ginawa mo. You did not understand the person, you reacted to what the person did. No? Nag-focus ka kasi doon sa surface behavior.
In psychology, ang ibig sabihin ng surface behavior, yung mga behavior na nakikita mo panglabas, tulad ng pangungulangot in public, surface behavior niya yun. Nag-focus ka, sagutin yung tanong na ano. Diba? Ano yung ginagawa niya? Sagot, anong ginagawa niya? Nangungulangot. Kadiri, therefore, na bad trip ka. Eh kasi nag-focus ka sa ano eh. Nag-focus ka sa surface behavior niya. So, hindi mo siya inintindi. Anong ginawa mo? Nag-react ka sa ginagawa niya. Oh, kaya ka na ba bad trip? Kasi lagi kang nakafocus sa surface behavior. Alright? So, ano ngayon yung tamang paraan para umintindi? Ito na, i-reveal ko na. Kapag ginawa mo ito, ibig sabihin, iniintindi mo yung tao. So, balikan natin yung example natin. Nangungulangot siya in public. Sarap na sarap siya. So, anong gagawin mo? Kung gusto mo siyang intindihin, papalitan mo yung question. Kanina, nag-focus ka sa surface behavior, you focus on the question ano, this time, ang gagawin mo, tatanungin mo yung question na bakit. Iba yun. Or in English, why. Diba? Kapag ang tanong mo kasi bakit or why, you are not going to react on the surface behavior. Anong gagawin mo? Mag-iisip ka ngayon. Ano kaya yung mga different underlying reasons bakit niya ginagawa yung behavior na ayaw mo. Diba? So, ang tawag naman namin dyan in psychology, deep behaviors. Pag sinabi mong deep behaviors, these are the reasons. Sa Tagalog, mga dahilan ng surface behavior. Nagigets nyo? So, yung surface behavior, yun yung ginagawa. Yung deep behavior or yung deep reasons, yun yung mga reasons, mga dahilan kung bakit niya ginagawa yung surface behavior. At ganyan umintindi. Okay? Paano umintindi? Sasagutin mo yung tanong na bakit. Iisipin mo, ano kaya yung mga different underlying reasons, mga posibleng dahilan na makakapagpaliwanag, makakapag-make sense kung bakit niya ginagawa yung negative behavior na kinakabadtrip mo. E ang tanong, sir, paano ba namin malalaman kung ano yung mga sagot dyan, kung ano yung mga underlying reasons? Halimbawa, doon sa pangungulangot niya in public, paano ba namin malalaman? O, ito yung mga pwede nyong gawin. You can ask the person directly. O, edi lapitan mo yung tao with respect, with love, malumanay. Tanungin mo, bro, bakit ka nangungulangot in public? O, pwede mo naman gawin yun. Or pwede ka rin naman mag-observe. Baka meron ka nakikitang mga clues doon sa tao that may explain, that can make sense, bakit siya nangungulangot in public. Meron ba siyang medical condition? Or maybe psychological condition? Oh, malay mo. Or number 3, pwede ka rin magtanong. Baka may mga kakilala yung taong yon na alam nila yung reason bakit niya ginagawa yung behavior na kinakabadtrip mo. E di tanungin mo sila para malaman mo rin, para mag-make sense din sa'yo kung bakit niya ginagawa yung behavior na yon. O, di ba? Regardless, kung number 1, 2, or 3 man yan, ano ang common sa numbers 1, 2, and 3? Lahat yan ay paraan ng pag-gather ng data. Nangongolekta ka ng datos to help you make sense of the behavior na kinakabadtrip mo. Ganyan umintindi. Alright? So, paano umintindi? Yan ang sagot sa video natin ngayon. Paano umintindi ng tao? Ano sagot? Mag-gather ka ng data para tulungan yung sarili mo na maipaliwanag kung bakit niya ginagawa yung behavior na kinakabadtrip mo. Ganyan ang umintindi. Alright? Kaya alam nyo, kapag tinuturo ko ito, naalala ko yung biblical passage na may kinalaman sa pag-intindi. James said, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Nagigets nyo? Anong connect niyan? Bakit inuutusan tayo na to listen, take a look at this, to listen, slow to speak, huwag ka muna magsalita, slow to anger, huwag ka muna mag-react. Bakit? Kapag may kausap kang nababadtrip ka, anong gagawin mo? Listen, slow to speak, slow to anger. Bakit? Kasi may nangyayari. Kapag ginagawa mo yan, nakikinig ka, hindi ka nagsasalita, hindi ka muna nagre-react, ano nangyayari? Iniintindi mo kasi. Kaya mo ginagawa yung tatlong yan because inside your head, you are trying to make sense. You are trying to think about the underlying reasons of the negative behavior na kinakabadtrip mo. Yun. That's why yung passage na yan, sa tingin ko talaga, no, eh, ang katuruan dyan is tinuturuan tayo to really understand the person.
And how do we understand the person? Let's listen. Huwag muna tayong magsalita. Huwag muna tayong mag-react. Mag-gather muna tayo ng data para mag-make sense sa atin bakit niya ginagawa yung behavior na ayaw nating ginagawa niya. O ngayon, anong mapapala natin kapag sinunod natin tong technique na ito? Okay, ang mapapala natin dyan kapag gumaling tayo sa pag-iintindi, pampababa ng negative emotions yan. So yung kabadtripan mo, malaki ang mababawas. Diba? Kasi hindi naman maganda sa feeling yung pagka-badtrip eh, diba? Ayaw natin na mababadtrip kasi nasisira araw natin, naiinis tayo, tumataas yung blood pressure natin. Minsan naipapasa pa natin yan sa mga taong walang kinalaman, nasusungitan natin sila simply because nabadtrip tayo sa ginawa ng isa pang tao. So kapag magaling kang umintindi, ang mangyayari sa inyo, bababa negative emotions mo. Diba? Kaya nga yung picture ko dito, mayroong baby, tapos meron siyang pacifier. Eh, yan yung trabaho ng pacifier. Papababae niya yung negative emotions mo. At yan yung makikita mo o mararanasan mo kapag magaling kang umintindi. So, to put that in the diagram, it looks something like this, no? So, may nafe-feel kang negative emotion. Nabubwisit ka, nadidiri ka, naiinis ka, naiirita ka. Pero, nag-make effort ka na intindihin siya. Sinagot mo yung tanong na bakit. Nag-gather ka ng data. Now, it makes sense. Kaya pala siya ganun. So, hindi ganun kalakas yung kabadtripan mo. Konti lang siguro. Or halos baka nga wala eh. In fact, baka nga pwedeng magkaroon ka pa ng empathy doon sa tao. Gets nyo? Imbis na magalit ka o mabwisit ka sa kanya, dahil naiintindihan mo siya big time, maawa ka pa sa kanya. Yan ang maganda sa pag-iintindi. Diba? Nakakabawas talaga yan ng negative emotions. And remember this principle that we follow in psychology. Mahirap mabadtrip kapag naiintindihan mo ang isang tao. All together, let's read again, ready? Mahirap mabadtrip kapag naiintindihan mo ang isang tao. Totoo yan eh. Mahirap mainis kasi naiintindihan mo siya. Actually, may kinalaman sa brain yan eh. Saan ba nanggaling yung principle na yan? Brain studies. Kapag iniintindi mo kasi yung isang tao, you are answering the question why or bakit, ang pinapairal mo yung top part of the brain. Ito, yung banda dito, which is the part of the brain na nag-handle ng reason. While, kapag ang pinairal mo yung ano, nagfo-focus ka sa surface behavior, pinapairal mo ngayon dyan yung middle part of the brain na kung saan nandoon yung emotional state o yung emotional centers of the brain. Kaya kapag nagfo-focus ka sa ano, hindi mo siya iniintindi, nagre-react ka lang sa ginagawa niya, you are just making yourself emotional. Lalo kang nabubwisit, lalo kang nagagalit. Oh. So para mabago yun, anong gagawin mo? Papalitan mo yung question na sasagutin mo. Huwag ka mag-focus sa ano. Tanungin mo yung sarili mo bakit. You gather data, pairalin mo yung topmost part of your brain. Kasi kapag yan yung umiiral, according to studies, pag ito yung active, ang tendency nun, yung energy ng emotional state humihina. You cannot be rational at the same time, highly emotional at the same time. Diba? So, papahinain mo yung emotion mo dito sa pamamagitan ng pagiging rational. Pag-isipan mo ng mabuti kung bakit siya ganun. Nababawasan yung pagka-battrip mo. O, diba? O, game. Other examples. Para ma-apply natin yung napag-aralan natin today. Ha? O, lumabas ka ng bahay mo. Umagang-umaga, nilapitan ka ng kapitbahay mo, nangungutang. O, diba? Ngayon, you have two options. Pwede ka mag-focus sa ano? Surface behavior. Ano ginagawa niya? Nangungutang. Umagang-umaga, nangungutang. Buwisit. Pero ayaw mo yun. Ayaw mo tumaas blood pressure mo. Gusto mo maging mabait. Right? So, anong gagawin mo? Intindihin mo siya. Huwag ka mag-focus sa ano? Punta ka dun sa bakit. Underlying reasons. Ano kaya yung mga posibleng dahilan? Bakit siya nangungutang? Umagang-umaga. Right? So, ito yung gusto mo ngayon mangyari. Gusto mong masagot yung mga question marks na yan. Sasagutin mo yung tanong na bakit. O, paano mo malalaman? Tanungin mo siya, bro, umaga-umaga, bakit ka ba nangungutang? Bakit hindi mo lang ba muna ako intayin na makapag-toothbrush? E di kinausap mo ng malumanay, nag-gather ka ng data, doon mo nalaman. Pasensya ka na, kapitbahay ha. Kasi nawalan ako ng trabaho dahil sa pandemya. Tapos nagkataon yung anak ko may sakit. At kagabi nasunugan kami. O, diba? Yun pala yung reason.
bakit siya nangungutang at umagang-umaga? Siguro kasi emergency. Yung pamilya niya kailangan kumain. Gets nyo? Oh. Ganyan yung pag-intindi. Actually, sabi ko nga kanina, kapag successful ka sa paggawa nito, di ba talagang naintindihan mo bakit siya nangungutang? Baka nga hindi ka mabad trip na eh. Yung bad trip mo mapapalitan ng awa. Bakit? Kasi naintindihan mo na siya. You gather data. You focus on the deep or the underlying reasons of the behavior. Oh, one last example. Meron kang ka-office mate na bad trip ka kasi laging ang lakas-lakas ng boses. Maingay magsalita. Buong department naririnig anong sinasabi niya. Kaya minsan pag may kausap siya na napakalakas ng boses niya, ikaw yung nahihiya para sa kanya. Nababadtrip ka. Ayaw mo yung ganong feeling. So again, you have two options. Number one, pwede ka mag-focus sa ano. Anong ginagawa niya? Maingay siya magsalita. Buwiset. Pero ayaw mo nga yun. Ayaw mo masira araw mo. So anong gagawin mo? Punta ka sa bakit. Bakit kaya maingay siya magsalita? Ano bang meron sa taong yan? Bakit ba hindi niya makontrol yung lakas ng boses niya? O anong gusto mong mangyari? Gusto mong masagot yung mga question marks? O paano mo sasagutin yung mga question marks na yan? Again, gather data. Siguro the best way you can do here is tanungin mo yung mga tao sa paligid. Mag-gathering data ka, bro, sis. Bakit ba yung office mate natin? Napakalakas naman ng boses. Doon mo ngayon nalaman. Kasi pala, mag-isa lang siya sa buhay. Yung kamag-anak niya, lahat. Iniwan na siya. Nasa ibang bansa. Wala siyang kausap sa bahay. Kaya tuwing may kumakausap sa kanya, na-excite siya, napapalakas yung boses niya. Dahil mag-isa na lang siya sa buhay, kulang din siya sa pansin. Kaya kapag may pumapansin sa kanya, na-excite na naman siya, napapalakas yung boses niya. At ito ang nalaman mo tungkol sa taong yun. Lahi pala talaga nila yung malakas yung boses. Mula sa pinaka ninuno nung office mate mo, lahat sila malalakas ang boses. For some reason, kakaiba yung vocal cords nila. Bumubulong, kahit bumubulong sila, ang lakas pa rin. Oh. At nalaman mo na yung lakas ng boses niya, tinatry na pala niyang hinaan yun. And that's the best you could do. Bumubulong siya, pero ganun pa rin kalakas. Lahi kasi nila. After all, hindi pala niya kasalanan bakit malakas ang boses niya. It's a biological condition. O diba, pag nalaman mo lahat yan, tell me, maiinis ka pa ba? Hindi na. Kasi naintindihan mo na siya. E baka paano mo siya naintindihan? Nag-gather ka ng data kasi. Nag-focus ka doon sa tanong na bakit. Alright? So again, ano yung benefit ng pag-intindi? Ulitin ko lang, may nafe-feel kang negative emotion, nababadtrip ka, pero inintindi mo siya. Nag-focus ka sa bakit. Naghanap ka ng mga underlying reasons. Bakit niya ginagawa yung negative behaviors na yon? Kaya ang ending, yung degree o yung intensity ng pagka-bad trip mo, nabawasan. Diba? So I want to close this video by sharing with you two applications. Ano yung pwede nating i-apply sa pang-araw-araw nating buhay base sa natutunan natin ngayon? Number one, it's better to understand than to react. Tandaan nyo yan. Sa buhay natin, sana mas maraming beses tayong umintindi kumpara sa nag-react lang tayo. Agree ba kayo doon? Ano kasi ang benefit? Ano yung benefit kapag iniintindi natin yung tao? When we understand a person more, ito yung mga benefits. Bawas away. Hindi tayo nagiging judgmental. Gumaganda yung relationships natin. Diba? Mas nakaka-experience tayo or nasusustain natin yung positive emotions. And most importantly, in connection sa topic natin ngayon, mas hindi ka nababadtrip. Hindi nasisira araw mo. Bakit? Kasi magaling kang umintindi. Number two, sana na-realize nyo in this lesson that we need to focus on the deep behaviors and not on the surface. Kasi marami sa atin, sakit yan eh. Ayaw nating intindihin yung tao. Ayaw nating hanapan ng reason yung ginagawa niya. Kung anong ginagawa niya, doon tayo magre-react. Diba? Sa simpleng Tagalog, mas isipin natin yung bakit kaysa ano. Mas mahalaga yan. Answering the question bakit is more important than answering the question ano. Diba? Sabi nga ni paring Leonardo, no? Close kami niyan eh. Paring Leo, kung nakikinig ka, shout out sa'yo. There is always more to a person than what meets the eye. Totoo yan.
wag lang tayo nagfo-focus sa nakikita natin sa tao kasi marami mga psychological factors yan na hindi niya pinapakita sa atin. And the more we know those underlying psychological factors, the more we understand that person. Sounds familiar yung mga psych majors dito? Di ba yan yung pananaw ni Sigmund Freud? Sabi niya, lahat tayo, lahat na nakikita natin sa isa't isa, yun yung conscious part. Sa iceberg, yan yung tip of the iceberg. Pero yung mga reasons, bakit tayo ganyan? Bakit yung mga pinapakita natin sa consciousness, ganon? Ano, nasaan ang reason? Nandoon sa unconscious. Kaya si Freud, nung nabubuhay pa siya, di ba, therapist siya, no? Yan yung, dyan siya magaling eh. Paano niya iniintindi yung tao? Paano niya iniintindi yung mga kliyente niya? He's answering the question, bakit? Di ba? Hindi siya nagre-react sa mga surface behavior. Kasi kung nagre-react siya sa surface behavior, pagpasok pa lang ni Anna O sa office niya, pinalayas na niya agad. Eh, hindi eh. Kaya nga siya nagsa-psychology. And that's what we do in psychology, di ba? Gusto natin laging hanapin yung underlying reason for the observable behaviors. Magandang habit na ginagawa yan. Imbis na react lang tayo ng react sa mga surface behaviors. Alright? So yun yung lesson natin for today. No? It's better to understand than to react. At tinuruan ko na kayo paano umintindi para hindi kayo mabadtrip. Paano? Mas isipin nyo yung bakit kaysa ano. Alright? So I hope marami kayo natutunan na sa maikli nating lecture tungkol sa pag-intindi para hindi ka mabadtrip. Kung meron kayong kakilala na laging bad trip, hindi marunong umintindi ng tao, no? You can share this video to that person. Alright? So hanggang dito na lang muna. Until next time, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.